Magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Yung pong mga hindi makaupo, sabay-sabay na lang tayong tumayo. Total ako naman, nakatayo din ako eh, no? So, sama-sama na tayo sa sacrifice natin para sa ating recollection. So, ito po ay 30 minutes lang naman to 45 minutes or an hour maximum. At simulan natin ang ating pagninilay ngayong gabi with a song. We ask Marlon to lead us in our opening song. Ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Inaanyayahan ko kayo lahat na tumingin tayo kay Jesus sa ating harapan. What we have before us is the image of the syndonic Christ. The syndonic Christ is the Christ filled with wounds, filled with blood, agonizing, nakayuko, punong-puno ng dugo, ramdam na ramdam ang hirap at dusa na kanyang pinagdaanan. We come to the Lord bringing our wounds, our traumas, our pains and injuries, our sickness and diseases before our Lord Jesus Christ crucified, our Lord Jesus Christ forsaken and abandoned by His friends. Let us ask the Lord to grant us healing by His wounds. Tonight,
We focus on the traumas of our lives. And we beg the Lord Jesus to transform these wounds into victories. From the first letter of Peter, this is our biblical verse for our reflection tonight. If you have your Bible with you, either in your cell phone or your Bible, you can turn to the first letter of Peter, chapter 2, verse 21 and following. For to this you have been called, because Christ also suffered for you, leaving you an example that you should follow in his steps. He committed no sin, no guile was found on his lips. When he was reviled, he did not revile in return. When he suffered, he did not threaten, but he trusted to him who judges justly. He himself bore our sins in his body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. By his wounds you have been healed. For you were straying like sheep, but have now returned to the shepherd and guardian of your souls. By his wounds you have been healed. Simulan natin ang ating pagninilay sa paglalahad sa Panginoon ng lahat ng daladala nating mga sugat sa ating puso't kalooban, sa ating mga pinagdadaanan at pinagdaanan bilang isang pamilya. Ipagdasal natin sa gabing ito na nawa sa ating pagninilay. Samahan tayo ni Jesus. Bigyan tayo ng liwanag at gabay ni Jesus upang maunawaan ang mga krus at sugat ng ating buhay. Lord Jesus, we come to you as a family. We come to you as a community. We come to witness your wounds. We come to surrender our wounds to yours. Heal us, Lord. Give us strength. Give us restoration and recovery. Give us peace. Through your wounds, we have been healed, and we claim the gift and grace of healing tonight, Lord. May I invite all of you, let us ask the Lord for this grace. Lord, grant us the grace of healing for ourselves, for our loved ones, for our households, our families. By your wounds, Lord, heal us. We ask all this in the mighty name of Jesus our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magandang gabi sa inyong lahat. Taas ang kamay, ng gutom na po. So mamaya, meron tayo pong burger mamaya. Kanina po, nagbigay ako ng talk sa Alfonso Cavite, alas 8 hanggang alas 12. Pagdating ng alas 12, bumaba po ako rito para magbigay ulit ng talk sa isang retreat na ginagawa ngayon dito sa Pius Center. Nagbigay ako ng panayam ng mga alas 3 ng hapon hanggang alas 5, almost 5 o'clock. Pagdating ng 5 o'clock, ako po ay nagmisa dito kasama po ninyo para sa ating anticipated Palm Sunday Mass. At pagkatapos ng 5 o'clock, nandito po tayo ngayong gabi para sa ating Lenten Recollection. Bukas po ay Linggo. Ang akin pong misa bukas ay 4, 7 a.m., 9 a.m., 10:30, and 12:15. At pagkatapos po noon ay meron ako ulit isang panayam, isang recollection para sa isang grupo ng mga madre. Sa Monday po, Monday ng umaga, may mga darating naman po dito, mga taga-NLEX,
kasama po si Secretary Babe Singson, kasama niya ang kanyang mga kasama sa NLEX. Magbibigay din po ako ng recollection sa kanila sa umaga ng Holy Monday. At pagdating po ng hapon ng Holy Monday, meron po ako ulit isang panayam sa isang parokya din para sa isang recollection. Pagdating po ng Tuesday, magkakaroon po tayo ng film showing dito po sa atin. Ang papalabas po ni M7 Yalong ang kanyang magnum opus na Kristo noong 1997, starring Matt Ranillo. Ito po ay lumang pelikula pero ni-remaster nila yung copy. So we will show it in our theater. After that, I will also give a short recollection and reflection on the film. Pagdating po ng Holy Wednesday, ako po'y pupunta naman sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, na anyayahan po ako para magbigay ng panayam sa almost 1,000 and more people during their Christmas. Ito po ay sa Bayumbong, mga 6-5 oras mula dito. Pagdating po ng Holy Thursday, syempre may Christmas tayo sa Manila Cathedral. And of course, our usual Last Supper Mass and Visita Iglesia, pagtatanod. Pagdating po ng Friday, ako po ay magbibigay ng panayam sa Araneta Coliseum, sa family retreat in Araneta at around 9 a.m. Pagdating po ng 11 a.m., pupunta po ako sa Lord's Flock. Meron na naman po akong isang panayam sa isang retreat po nila. Magbibigay po ako ng panayam. Pagdating po ng alas 3, ay babalik ako rito para ako po ay mag-lead ng atin pong Good Friday Veneration. Pagdating po ng alas 5, magpuprosesyon, iikot. At pagdating ng Sabado, panibagong recollection po ang aking ibibigay sa panibago na namang grupo. And then paggabi ng Saturday ay Easter Vigil. At syempre Sunday ulit, 5 misa na naman at tayo po ay... Maraming beses po, tinanong po ako ng maraming mga kabataan lalo, Father, pwede bang bigyan mo kami ng iyong My Day? My Day. Sabi ko, yan ang My Day ko. Hindi ko po kinukwento itong mga ginagawa ko para ipagyabang yung aking sarili o marami akong kabisihan o marami akong ginagawa sa buhay. No, no. That's not my intention at all. My intention is, why am I doing it? Kasi pwede naman po akong magsabi ng hindi, pagod na ako. O pwede ko namang sabihin na hindi pwede, may iba pa akong gagawin. Pwede rin naman po akong magdahilan at magsabi na hindi na lang po, iba na lang. Ang tawag po sa akin dito sa parokya ay the running father. Dahil unang-una po, lahat kayo tinatakbuhan ko. Sapagkat marami po akong kailangan puntahan. Lagi po ako nagmamadali. Pag ginagawa ko ang isang bagay, gusto kong tapusin, maayos, pero lagi't lagi, kailangan akong may puntahan. I'm making myself vulnerable to you tonight, and I would like to tell you very honestly, in my heart, it's not what you think. The reason why I engage in all these many activities, well, I do them because I'm a priest. I tire myself to death because practically what I do is not for the service of God. To be honest with you and be very vulnerable with you, I do these things because of trauma. Why is there such restlessness in my heart? Why is there such a desire to always do things, to always accomplish things, to always perform things, to always live up to an expectation or a dream or a desire? Where is all this coming from? If I am to be honest with you, hindi po yun dahil ako po'y magaling. Ginagawa ko po lahat ng kapaguran na yan kasi sa totoo lang, produkto po yan at nanggagaling po yan sa isang trauma. At ano po yung trauma na pinanggagalingan ng lahat ng ito? Ang pinanggagalingan po ng lahat ng ito ay something inside me. There is a nagging voice inside me every day and all the time telling me, bata kang mamamatay. That has been a nagging voice inside my head.
The very reason why I do things and I do the things that I do and I want to do them speedily. Kaya nga po ako mahilig magmotor. Because I want to do things in a speedy manner. I want to do this and to do that. There is such restlessness in me. Saan po nanggagaling yon? Again, sa aking pong pagpoproseso ng aking sarili, galing po yon sa pakiramdam ko, maaga akong mamamatay. Saan po nanggagaling yung takot na yon? That every day, there is some voice in me that tells me na pwedeng ito na yon o pwedeng ngayon na yon. Galing po yon sa trauma ko sa pagkamatay ng magulang ko. Maaga pong namatay ang nanay ko, 61. Tatay ko medyo late, pero ang paraan ng kanilang pagkamatay ay hindi ko po talaga matanggap hanggang ngayon. Paano po sila namatay? Well, pareho silang namatay sa sakit, lalo na sa cancer. Sa akin po ngayon, lahat ng ginagawa ko ay laging nanggagaling doon. Panigurado, ang papatay sa akin, cancer din. Kinakatakutan ko po yun, kaya nga ayaw ko magpadoktor. Kasi ayaw ko na malalaman ko na pwedeng ito rin ang papatay sa akin. At nung mamatay po ang nanay at tatay ko, in a matter of less than a month, ang nanay ko po na diagnosed June 11, namatay June 30. Ang tatay ko na diagnosed July, patay siya ng August. Pareho sila. So sudden, so sudden, we did not have time to prepare, we did not have time to process, it just came like a snap of a finger. Nung namatay po sila pareho, may iniwan po yon sa akin na takot. At ano yung takot na iniwan sa akin ng kamatayan nila? Una, mabilis ang kamatayan mo. Hindi ka magtatagal. At kung magkakasakit ka man, hindi ka magkakasakit ng matagal. Mamamatay ka agad. The deaths of my parents in both the same manner of speedy death left a trauma in me, telling me, a wound in me, telling me, it won't be long. And it will all be sudden. Ngayon po, yun ang bumabalot sa akin araw-araw. Kaya ang lagi ko pong ginagawa, gusto kong tapusin na lahat ngayon pa lang. Saan po nanggagaling yung aking restlessness? Takot. Trauma. Binigay ko po ang sarili ko bilang halimbawa, kasi tingin ko, lahat tayo may ganyan. Nanggagaling tayo sa isang trauma. And tonight, I'd like to explore three questions with you. One, what is trauma? Two, what does trauma do to us? And third, how can we triumph over trauma? How can we turn trauma into triumph? Kung okay lang sa inyo. Three key questions. What is trauma? So we understand it. What does it do to us? And how can we turn it around? So pakitanong ang katabi mo. Anong trauma mo, Dai? Si Father, ako. Ang trauma mo, walang pera. Ako po, yung kamatayan talaga ng magulang ko, traumatic sa akin. Hanggang ngayon. So what do you mean by trauma, Father? If the death of your parents is your trauma in life, then what does it mean? Sabi po ni Peter Levine, the expert on trauma, sabi po niya, trauma is perhaps the most avoided, ignored, belittled, denied, misunderstood, and untreated cause of human suffering. Ngayon po, sa mga medical practitioners, I don't know if there are medical practitioners here, meron po silang tinatawag na TIC. TIC means trauma-informed care. Meron din pong tinatawag na trauma-informed education. Meron dong trauma-informed intervention. Sa ngayon po, ito yung palasak na marahil teorya na binibigyan diin sa iba't ibang mga medical fields, lalo na sa psychological
emotional and mental health, trauma. Kasi sa maraming ginagawa natin at sa maraming nangyayari sa ating buhay, hindi natin alam galing sa trauma yan. Bakit ka napakabilis na magalit? Bakit ka napakabilis na magmura? Bakit ka napakabilis na magtampo? Bakit kapag ka may sumingit sa iyo sa kalye, halos barilin mo kung meron kang barilang? Ilan sa inyo ang nung kinat kayo ng kotse, minura nyo agad? May pinanggagalingan yan. Ilan sa atin ang paggabi ay nagigising na lang ng walang dahilan? Siguro nagigising dahil sa isang masamang panaginip o siguro dahil sa hindi ka makatulog, sleepless nights, and many times you are not at ease with your life. You are not at peace. So, let's go and understand what is trauma. Trauma comes from the word trauma. So yung English word na trauma comes from the Greek word trauma. Na ang ibig sabihin ay wound, sugat. It is an inner injury, a lasting rupture or split within the self due to difficult or hurtful events. Sabi ng isang psychologist, si Gabor Mate. It's the tyranny of the past, wounds imprinted in our bodies and brains. Sa simpleng paliwanag, wag na po tayong maging very technical about it, ang trauma ay not just a physical wound, but an inner injury, a wound inside you. Nung namatay ang magulang ko, it has left a wound in me. A gaping and fresh raw wound that up to this day has not healed. Alam po ninyo, lagi akong umuwi pagka birthday ng nanay ko, pagka death anniversary ng nanay ko, etc. So, I always go to Bicol to say mass kapag may mga special occasion para sa nanay at tatay ko. I always do that. Gaano po kahaba ang misa ko pagka ako'y nagmimisa sa puntod ng nanay at tatay ko? Wala pa hong 15 minutes. Dito po sa parokya, ang reklamo sa akin, Father, ang haba-haba ng umili mo. Nagre-reklamo po sila. Pero pagka nagmimisa po ako sa puntod ng nanay ko, ang pinakamahaba kong homily sa puntod ng nanay ko ay 30 seconds. 10 taon na, 12 taon ng patay ang nanay ko, pero pagka nagmimisa ako sa kanya, hindi ako makapagmisa ng maayos. Anong tawag mo doon? Wound inside you that has not healed. And you're looking to be healed from it, but it's just there. You don't know how and when it will end. Nung ako po ay high school, hindi ko nababanggitin kung saan. High school po ako, first year. Isang gabi, nasa dorm po kami. Kasi nung ako yung nag-aaral, nasa dorm po ako kasama ng iba pang mga kabataan. Isang gabi po, ginising ako ng mga seniors, ng mga nakatatanda. At dinala ako sa swimming pool ng school. At doon sa swimming pool ay nilublob nila ako. Alas 12 ng ating gabi. Wala akong kamalay-malay at nilublob nila ako doon sa swimming pool. Naaalimpungatan ka pa at nilublob ka nila sa tubig at tinatanong ka nila, sinong master mo? Initiation po pala namin yun. First year high school. Trauma. Hanggang ngayon, daladala ko po yun. Ano po yung epekto sa akin ng traumatic experience na yon na ginising ako sa gitna ng gabi, nilublob ako sa tubig, at tinatanong ako, sinong master mo? Kaya naman po, pag may nakakita ako ng mga bully sa paligid ko, agad-agad ang reaction ko bumabalik doon sa mga nambully sa akin nung first year high school ako. Kaya po ang pet peeve ko sa kali, kapag ka may mga wangwang dyan, kapag ka-traffic tayo, tapos nauuna kayo, minumura ko na kayo lahat. Mga ano kayo, pare-pareho tayo nasa traffic, mauuna kayo, sino kayo?
may authority hang up po ako. Bakit? First year high school. Yung mga nakatataas sa akin, binugbog ako, nilublob ako sa tubig, hanggang ngayon, daladala ko yun. Kaya pag may nakikita ako ng mga tao na nambubuli sa kapwa nila, inuumbagan ko kagad. Buti na lang po, nagpari ako at hindi nagpulis. Kasi kung nagpulis po ako, dami ko nang pinatay. Dahil nang gagaling po sa isang nakaraan na hanggang ngayon ay hindi maghilom. Wounds that you carry with you because it started somewhere. If you're not trauma-informed, if your wife is not trauma-informed, meaning kung hindi alam ng mga tao sa paligid mo kung saan ka nang gagaling, tapos sila. Masasaktan mo sila at hindi ka nila maiintindihan. At maraming beses sa buhay ng pamilya ngayon, maraming mga trauma. And when we say trauma, maraming mga sugat ang hindi nila nahaharap at hindi nauunawaan. Favorite psychologist ko po, si James Hillman. Sabi ni James Hillman, a symptom suffers most when it doesn't know where it belongs. A symptom suffers most when it does not know where it belongs. Ibig sabihin, pag hindi mo makapa kung saan nang gagaling yung mga negative emotions mo, magkakaproblema tayo dyan. Sa relationship mo, sa mga pamilya mo, sa katrabaho mo, kaklase mo, kaibigan mo. Kapag ka hindi ka trauma-informed, ibig sabihin, kapag ka hindi mo alam kung saan ka nang gagaling, malilito din ang mga tao sa paligid mo. Trauma, sabi ni Gabor Mate, trauma is not what happens to you, but what happens inside you. Lahat naman po tayo may mga negative events in our life. Marami po tayo mga tragedies and traumatic events. But that's not trauma. The events are not your trauma. They were the cause of your trauma, but the trauma is not the event itself, but what is left in you after the event. What happens to you inside. Not the events themselves, but what happens within you as a result of the difficult or hurtful events that befall you. A fracturing of the self, of others' relationship, or of your relationship to the world. A loss of your connection to yourself, to others around you, to your family, to you, to the world around you. So, sa madaling salita, when trauma dominates your life, you become disconnected with yourself and you become disconnected with others around you because you will be focusing yourself on that pain and injury inside you and you don't know where to move and proceed and how to move forward. Yan. So, pakitanong ulit ang katabi mo. Anong trauma mo? Anong pinagdaanan mo? Meron po ako isang kakilala. Ayaw na ayaw niya pong makakita ng barko. Ayaw na ayaw niyang makakita ng barko. So tinanong ko siya minsan, anong meron? Ba't ayaw niyang makakita ng dagat, ayaw niyang makikita ng barko, ayaw niyang makakita ng anything whatsoever that deals with the sea. Ayaw niya nga ng isda eh. Basta anything to do with the sea, ayaw niya. Kasi, seaman ng anak niya, nabagok ang ulo ng anak niya habang may inaayos na makina. Nabagok, nahulog sa bangka, hindi na nakita. At hindi niya mapatawad ang sarili niya kasi siya ang nagtulak sa anak niya para magseaman. After the death of her son, the mere sight of the ship or the sea or even the fish would make her cringe and would make her uneasy. Anong tawag po natin doon? Trauma.
You will understand much of your behavior if you are trauma-informed. Hanggat maaari, alamin natin kung bakit natin ginagawa ang mga ginagawa natin at saan ito nanggagaling. At maganda rin naman sa ating pamilya, magandang imbis na sisihin sila, husgahan sila, murahin sila, palayasin sila, why don't you ask the more fundamental question? Not why do you do this, but where are you coming from? I want to understand, where are you coming from? Whatever happened to you? Meron po tayong tinatawag na PTSD, the post-traumatic stress disorder. Ito po yung nangyayari madalas sa mga sundalo. Pakatapos sumabak sa gyera, pagbalik ng bahay, never the same again. What happened? Trauma. Maraming mga tao ngayon, we are not trauma-informed. Kasi tingin natin, ganyan na talaga siya eh. Wala tayong magagawa. No? Hindi siya ganyan. May nangyari sa kanya. Now, we don't use trauma as an excuse to justify people's actions and behavior. Ay, hindi, kasi may trauma yan, kaya okay lang. No. We are trauma-informed. We want to be informed about the traumas of people so that we would know how to deal with them and we would know how to deal with ourselves. Sabi ni Gabor Mate again, we each carry our wounds in our own way. So there is neither sense nor value engaging them against those of others. We each carry our wounds. No one is spared from traumatic experience. Lahat tayo po meron. Kasi yun lang, di mo alam. O kaya, ayaw mo lang alamin. Meron po akong isang naging counselee. Lagi siyang may nightmare. Every night, nightmare. She has become very accomplished. Naging ano po siya? Naging VP siya ng isang kumpanya. She has become a vice president of a company. Very successful. In terms of career, she's doing well. She's very accomplished. But she can sleep very well. Lagit-lagi siyang may recurring nightmare. So she came to me, consulted with me, and asked me, Father, what do I do? I am this and that. Marami naman po akong narating sa buhay, marami akong na-accomplish, pero ito lang po, hindi ako makatulog. And this has been going on for the past 15, 20 years, Father. 20 years to be exact. Always nightmares. Sabi ko, nagpa-check ka na ba sa mga therapist or psychologist para lang psychiatrist para, you know, matulungan ka niya? She did. Sabi niya, yes, I did. Pero Father, wala talaga eh. Walang umepekto sa akin ng mga therapist and all that. So, nagpa-medication ako pero ayoko naman kasi ayoko mag-independent sa drugs and all that. Sabi ko, sige, so pag-usapan natin. Yung kanyang trauma happened when she was college. And when she was in college, she was gang raped. She did not tell anyone. She does not want to tell even her husband. No one knows except me and now every one of you. But of course, you don't know her. And she was telling me, it happened when I was college. And my reaction to that was, nobody will know. And I will make it on my own. I will be successful in my career. I will not destroy myself. I will not allow this tragedy to befall me, to destroy me, to take away my dreams. I will not allow it. So she resisted the temptation to destroy or defeat herself. Instead of engaging in self-defeating actions or behaviors, she committed herself na, I will bury this in my past and I will move forward and go to be successful. And she did. The problem is the nightmares. Pag titingnan mo siya, wala kang masasabi. She's all nice and beautiful. But at night, she has never been at peace. That's what trauma can do to us. It can destroy you from within. You can put on a facade. You can put on a face. But inside you, you're hurting.
And that's why for many of us, we have to deal with trauma again and again. We have to deal with the wounds inside each one of us. Trauma is not what happened to you. It is the wound that is inside you, caused by those negative tragedies and events in your life. Meron dalawang klase ng trauma, sabi ng psychology. A capital T trauma and a small T trauma. Yung capital T trauma, ito yung mga malalaking trahedya ng buhay natin. Nagda-drive ka, biglang nag-skid ang sakyan mo, umikot-ikot, and then you are just shell-shocked. Shocked because of what happened and it did not leave you. Traumatic experience for me, the death of my parents, it has never left me. The death inflicted in me a wound that up to now does not heal. Traumatic events that are capital T are those events that are not supposed to happen, but they did happen. So you ask yourself, ano yung mga capital T trauma mo? Separation. Unhappy childhood. Abandonment, absenteeism of parents, neglect, verbal abuse, sexual abuse, physical abuse, all these things. Every one of us has in one way or another. Kaya ngayon po, hinahunting ko yung mga senior na naglublob sa akin sa swimming pool. Sinasabi ko sa sarili ko, pag nakita ko ulit yung mga yan, at alam po ninyo, lately, na pagtanto ko, ako po kasi I'd like to let you into a secret of mine. Addict po ako sa panonood ng pelikula ni FPJ. Sa YouTube po, yun lang ang pinapanood ko. Hindi ko po pinapanood yung mga mukha ko, yung misa ko, hindi ko pinapanood sa YouTube yan. Ang pinapanood ko sa YouTube, yung FPJ Productions. Yung mga pelikula ni FPJ. So, kaya alam na alam ko yung batang Quiapo. At alam na alam ko yung probinsyano. Pero tinitinan ko po yung sarili ko, ba't kaya gustong-gusto ko yung mga pelikula na yon? Ang isang paliwanag ko lang ay, kasi gusto kong gayahin si FPJ. Pag nakita ko yung mga kontrabida ng buhay ko, bubugbugin ko talaga sila. Makikita nila. Small T trauma, yung paglublob sa akin. Kasi, ganyan talaga eh. Initiation yan eh. Mga bata kayo eh. Talagang mangyayari at mangyayari yan na mabubuli ka. Wala namang bata na hindi nabuli eh. Lahat naman, nagkaroon tayo ng... So, small T trauma ko yun, pero hanggang ngayon, dala-dala ko yun. So, may impact din pala. Kaya hindi mo pwedeng maliitin yung small T and capital T trauma. Kasi pare-pareho lang yan. Yung capital T, siguro, masyadong ano yan, masyadong powerful and overwhelming. Yung small T, siguro, konti. Pero pag parati, pwede rin na makasakit sa'yo. So question, ito na, nagiging komplikado na buhay natin. Ano yung mga capital T traumas in your life right now? Pakitingnan nga ang katabi mo. Ano yung capital T? Mahirap po kapag marami tayo, may capital T ka na, may small T traumas ka pa. So how do you integrate them in your life? Yun po yung syndonic crucifix. Yung wound, ang dami. Kaya po very realistic po itong depiction na ito of the crucifixion of Jesus kasi talagang yung sugat, ang dami. At palagay ko, tayo din sa buhay natin, ang dami mong sugat. Amen? Ayun ang ginawa mo dyan. Wala. Hinahayaan lang natin na katiwangwang, hinahayaan lang natin na magnaklak. Hinahayaan lang natin. We are not trauma-informed. Dati-dati po, this year po, ako ay 25 years in my ministry. Palakpakan naman dyan, no? Talagang pinilit, ano? Pinilit. 25 years na po ako ngayong taong ito sa priesthood. Ngayong September 8, imbitado po kayo, September 8, 1999. Hindi pala, 2024 na pala. So, September 8, 1999 ako naging pare. And then, September 8, 2024,
ay akin pong 25th anniversary as a priest. Oh, hindi na. Pinapalakpak na ko kayo kanina. Pero yung pong ano, yung aking pong journey to the priesthood, ay hindi po, akala po natin ganun kabilis, pero hindi po eh. Nagsimula po ako sa aking paglalakbay sa priesthood ng 12 years old. So alam niyo na kung saan ako nilublob sa tubig. Kasi 12 years old po ako, nasa seminaryo na po ako. And then, tuloy-tuloy po ako. Never akong umalis o lumabas ng seminaryo. Kasi 12 years old pa lang, alam ko na magpapari ako eh. Alam ko na gusto kong magpari. Malinaw sa akin yun. No? Ever since I was a child, it was very clear in my mind. No other choice, no other option. It's priesthood or bust. It's priesthood or nothing. Noong 1997, ay pinalabas po ako ng seminaryo. Malapit na po akong maging diakono, mga several months na lang, sabi sa akin ng pari ay, you have to go. You cannot proceed. You know, there are just, you know, too many reasons for you not to be ready and prepared for it, or even not for it. So, madali salita po, pinalis po ako. Hindi ko na babanggitin kung bakit. No? Ichichismis ko na lang later. No? Pero, pinalabas po ako ng seminaryo. At pag nung ako po pinalabas talagang very traumatic sa akin kasi priesthood or bust ako eh. Tapos bigla, pinaalis ka. So galit na galit po ako doon sa pari na nagpalabas sa akin. Pati, napaka-unfair nyo. Wala na nga nagpapari, pinapalabas nyo pa. Napaka-walang yaa kayo. So, minumura ko. Sorry po, Lord. No? So, minumura ko talaga yung pari. Kayo, ayan, so, kasi hindi pa ho ako, ano nun, hindi pa ho ako renewed Christian noon. So talaga, galit na galit ako. No? And there were times really that I was so, in my desperation and depression. You know, inaaway ko yung nanay ko noon, inaaway ako ng nanay ko, etc. etc. So madali salita, maraming nangyari and hindi maganda. At sa sinapit ko po talagang, nagtampo ko kay Lord, no? Nagtampo din ako sa maraming tao. At umayaw na po ako. Ayoko na magpari noon. Ayoko na. Ayaw nyo. Diwag nyo. Noong una po, ay galit ako. Galit ako sa mga pare. Galit ako sa mga nag... again. Nung sumunod na, yung galit na palitan ho ng kung ayaw nyo, diwag nyo. So ayoko na. Wala na akong balak. And I wanted to go and did not want to become a priest anymore. Until one day, may natanggap po ako na invitation. Invitation po ng mga kaibigan ko para sa kanilang ordination to the priesthood. Ang sakit. Kasi gusto ko to eh, pero hindi binigay sa akin eh. So I felt really bad about it. No? And it was really a moment when I said to myself, tapos na yan, wag na tayo dyan. Pero masakit, ang sakit, no? So I wanted to be a priest eh. So, natanggap ko po yung card, invitation card, ordination nila. So, pero I went. Pumunta pa rin ako kasi kaibigan ko eh, mga kaibigan ko. Alam po ninyo, pagdating ko ng Manila Cathedral, sino po yung paring unang bumungad sa akin? Yun po. Yung gusto kong buntalin talaga. Pinalayas ako nito. Galit na galit pa rin ako. No? Sabi niya sa akin, Stuy, ang ginagamit sa... Di ka napapakita sa akin. Set an appointment. You know, set an appointment with secretary and then mag-usap tayo ulit. It was the longest week in my life because, ano ba, tapos na ako dito eh. Tapos ngayon, yan, usap tayo. So, yung usap, nag-prevail po yung usap. And then, nung nag-usap po kami, sabi niya, sige, bumalik ka na. So, pinabalik niya rin ako. That was 25 years ago. Hanggang ngayon, galit pa rin ako doon sa pari. Sa loob-loob ko, langya ka. Ayos-ayos ng buhay ko, tapos sinira mo. Pero now, 25 years later, I say to myself, hindi, kailangan yun. At yung trauma na yon hindi dapat sumira ng plano ng Diyos para sa iyo. Small trauma yon sa akin.
na naintindihan ko eventually. So, puro na lang example ko ginagamit ko eh. Kayo naman kaya? Ano yung mga trauma na hindi nyo pinapansin, pero it affects you today, even today? What does trauma do to us? Trauma can do two things in us. It will remain raw, or it will become a scar. Raw, meaning it's an ongoing source of pain and hurt in your life. Parang yung sakit andyan pa rin at di nawawala. Parang yung ginawang pangloloko sa'yo ng asawa mo o ng kaibigan mo, hanggang ngayon, yan pa rin. Yung pa din, di nawawala. Or it can be replaced by a scar. Akala mo healed, but actually it has become hard, inflexible, and numb. So hindi rin gumaling. Yung trauma natin could be forever raw, or it could be a scar eventually. But just the same, it's a wound that you carry in your life. What trauma does to us is, one, it constricts yourself. Constriction of the self, meaning, pagka namumuhay ka sa trauma ng nakaraan, ang iyong sarili ay napakalimitado dahil ang tingin mo sa buhay ay tungkol lang lahat sa mga nangyari sa iyo. You will be stuck in the past and you will never appreciate the grace of the present. You will be fragmented because you are living today but your mind and your heart belongs to the past. You are not able to grow and you are not able to flourish because you are always tyrannized and terrorized by the past wound that has happened in your life. So, in effect, if you are living in trauma, you will never reach your true potential. You will forever be stuck and you will never move forward. In your relationships, nothing will grow because you are barren, you are sterile. Ang puso mo ay hindi pwedeng lumago, hindi pwedeng mag-usbong ng mga magagandang bagay kasi laging ang puso mo ay nakatingin doon sa mga masamang nangyari sa nakaraan mo. You are stuck and you are forever robbed of joy, of hope, and you cannot grow. That's what trauma does to a person. It makes you unhappy, it makes you really hurt. And hurting people hurt people. Many times in our life, we don't understand why people treat us this way when in fact, they are just coming from trauma and they don't know it and they lash it on you. And that is why also in our many families, there is what we call intergenerational trauma. Because the parent did not know the trauma inflicted on them by their parents, and these parents will inflict this trauma on the children, and the children will inflict this on their children, and down the line in history, in generation after generation, everybody is stuck in the past. Nobody gets to be healed because no one dared to ask the question, where are we coming from? What's wrong with me? What is happening to me? Why am I like this? Madalas kasi ang tinatanong natin ay, ba't ka ganyan? Hindi natin tinatanong, bakit ganito ako? Ang lagi natin sinasaring, ikaw kasi! Hindi natin tinatanong, baka ako? Kaya minsan tama din naman yung sinasabi, diba, ng mga artista, it's not you, it's me. Tama din naman yun. Kasi nga, may mga pagkakataon na totoo naman talaga yun. It's you. It's not them. And again, we are, you know, we point a finger on others because we are not trauma-informed. We don't know our wounds. We don't know how to identify and label our wounds. And so, we inflict harm on others around us. So, final point. How do we turn it around? How can we turn trauma into triumph? 3 C's. Know the cause, see the connections, and anticipate the consequences. Number 1.
We have to know the cause. Yun po ang ibig sabihin ng trauma-informed. Kailangan saliksikin natin ang ating sarili. Ano bang nangyari sa akin? Ano bang nangyari sa pamilya ko? Ano bang pagkakamali? O ano bang... So hindi na nga yun yung tanong na pagkakamali. Hindi na tinatanong yung pagkakamali. Tinatanong mo na ay, ano yung sakit or sugat na nasa akin, na daladala ko pa rin hanggang ngayon, that I can't seem to overcome or that I cannot seem to reconcile with myself? What's the possible cause? So that's a question, where are you coming from? I want to know, saan ka ba talaga nanggagaling? Pakitanong nga ang katabi mo, saan ka ba talaga galing? Galing ako sa Makati. Hindi. No? Saan ka nanggagaling? Saan ka nanggagaling? Ano pinanggagalingan mo? Gusto kong maintindihan. Gusto kong maintindihan. And then after trying to understand where is the person coming from, try to see that everything is connected in one's life. Kaya siya ganito kasi may nangyaring ganon. It's not a justification, again, it's not an excuse, no? But we are trying to see the connections. Ah, kaya pala. So, intindihin natin. Ah, ganun ba? O sige, ayusin natin. Okay. So, pwede tayo magsimula ulit kung ganun man, ganun pala. So, we see the connection and we don't judge people. We don't condemn people. We understand them. And we have to be very careful because if we are not able to settle with the traumas and the wounds inflicted on us by the past, there will be consequences. Alam natin na laging may consequence ang mga bagay na hindi natin binibigyan ng attention sa buhay natin. Consequence in the family, family division, family quarrel, argument, the tension, the toxicity, the arguments, you know, everything around you is poison. You're living in an environment of toxicity because you did not identify. That's the consequence of what happened to you and what happened to you as a family. So, in order for us to turn it around, we have to see the cause, we have to see the connections in our life, and we have to know that there are consequences to our inability to deal with these things. Do not leave them hanging. Otherwise, you will be forever be in the cycle, the vicious cycle of what? Hurting one another. Vicious cycle yan. It's a slippery slope of negativity in your life. Amen. Kanina po, nung kinukwento ko sa inyo yung mga trauma ko, dahil po yun sa pinaproseso ko na yung sarili ko. Naiintindihan ko kung bakit ganito ako kasi alam ko ganang gagaling dito yan. Hindi ko po sinasabing healed na ako. Hindi ko po sinasabing okay na ako. Pero it's just that I try to be informed of where I am coming from. Journey to wholeness. That is what we are after. Healing is a natural movement towards wholeness. It is not a direction, it is a direction, not a destination. It's a line in a map, not a dot. In other words, healing from trauma is not, you know, it's not result oriented. Healing is always a process. Sasabihin mo ba, am I healed now? No one can say that. No one can claim that he or she is totally healed. All that we can say is, I'm in process. I'm in the journey to it. It is possible, brothers and sisters, to be healed but not cured. And it's possible to be cured but not healed. Magkaiba po yan. Healing and curing is iba. Magkaiba po. Ang pag-cure ay yung may sakit, magiging magaling. So cure the sickness. But trauma is not a sickness. It's a wound. You're not cured from it because it's not a disease. Well, there are disorders eventually pagka masyado ng ano. Pero traumas are not sickness. These are wounds that need to be healed inside you. You're not sick. You're just wounded. And you just need to go into the process of healing. And healing is the process of going into wholeness of ourselves.
So sabi po ng isang psychologist, si Gabor Mate again, the four A's of healing the self. Let me give you the final inputs for our recollection tonight. There are four A's for healing the self. One, authenticity. Accepting yourself fully. Tanggapin mo ang totoo. Tanggapin mo ang totoo na nagkamali ka. Tanggapin mo ang totoo na nasasaktan ka pa rin. Tanggapin mo ang totoo na hindi ka pa okay. Tanggapin mo. You don't have to deny the truth about you and what is happening to you. It all starts from being authentic about yourself. Huwag nang magtago. Tagal na tayong nagtataguan ng feelings eh. Just be honest and authentic about it. Na ito ko eh. Ito nararamdaman ko eh. At tanggapin din natin ang isa't isa according to our own true selves. Not according to our pretentious self, but according to our true self. So question, are you transparent with one another? In the family, for example, are you transparent with your children about how you feel, about where you are? At yun po ang isang naging trauma ko eh. Ang trauma ko sa magulang ko, they were never transparent with us. May sakit na pala, hindi man lang nagsasabi. At madedetect na lang daw ang doktor kung kailan dulo na. Wala nang magagawa. Kaya traumatic din po sa akin yun kasi ang bilis naman, napakadali. At minsan nagtatampo din ako sa magulang ko kasi parang, eh hindi naman kayo nagsasabi eh. Tapos ngayon kami masasaktan. May trauma pa rin, ano? Pero hindi ko naman sa sinisisi sila, pero sana nagsabi man lang kayo para nakapaghanda naman tayo. Authenticity. It helps if you're transparent and authentic with each other. Pwede po ba yan? In the family, to your children, or with your spouse, you know? Just be authentic. Don't pretend before them. You can pretend before your enemies. Pwede yun. Pero with your loved ones, don't pretend. Take off the masks. Kasi hanggang ngayon, nakamask pa rin tayo. Hindi. Allow them to peek into your soul. Allow them to, you know, to find you and see you as you, the real you. Two, agency. Take charge. Take responsibility. Hindi mo pwedeng sabihin na, eh, kasi ganito ang nangyari sa akin dati, kaya ganito ako ngayon. Hindi. Nangyari yan sa'yo noon, pero hindi ka na ngayon ganon. Have to take charge of, take responsibility na iba na ngayon ikaw. At yun ang sinabi ko dito sa executive na to, na hanggang ngayon may recurring nightmares. I was telling her, you know, your present self is compromised by your past self. Your past self is dictating on your present self on who she is today. And that's unfair to your present self. Because the present you is different from the old you. The old you or the old self in college did not know any better. And your present self is judging your old self for her irresponsibility and weaknesses. When in fact, she did not know any better. And she was helpless at that time. Why is your present self judging your old self? It's totally unfair. So, inaway ko na rin siya. Para matauhan siya. Sabi ko sa kanya, your present self, your present successful self is so unfair to your past self. It doesn't mean that it's a different person altogether, but your present self is more capable of saying to your past self, you're long gone. It's all over. Matagal na yon. I am a different person now. Same but different. Agency. Take responsibility for your life. Hindi mo pwedeng isisi lagi sa magulang mo na, okay, kasi magulang namin, pinahirapan kami nung bata kami, binugbog ako ng patiwarik eh. Lagi na lang ba isisisi magulang lahat ng mga nangyayari sa buhay mo ngayon? Hindi. Pwedeng biniting ka ng patiwarik ng magulang mo noon at sinaktan ka ng gusto. Yes, and it has left you a scar, a wound, trauma. But that trauma belongs to the past. It does not need to be carried today. Take responsibility for your life today. Baka sabi nga sa katabi mo yan, take responsibility. Tapos na yon, ito na ngayon. And it's a different, you know, different ball game. Ayan. Don't be so unfair to your present self. And sabi niya, ito, matatawa ka dito kay Gabor Mate, and sabi niya, be angry. If you want to release yourself from trauma, be angry with yourself.
healthy anger in the sense that not in terms of resentment, but anger in terms of boundaries. Magalit ka sa sarili mo in the sense na tama na. Hanggang dito na lang yan. Yan po yung healthy anger. We draw the line. We draw the boundary defense. And we tell ourselves, trauma, hanggang dito ka na lang. Hindi ka na pwedeng pumunta doon. You have to order the evil inside you to stop pestering you today. If you want to do it, ask a priest to tell you, expel the demons in my past, of my past. And today I reclaim my life. Today I reclaim myself. Because my past does not dictate on me today. Can you say that to yourself? My past will never dictate on me what I am today. That's agency and that's healthy anger. Boundary. Tama na. Tama na yung moping. Tama na yung self-pity. Tama na yung... Ewan ko sa inyo. Anger. Healthy anger. Para sabihin mo sa asawa mo, sabihin mo sa kaibigan mo, tama na nga. Tapos na yan. Okay na tayo. Boundary defense. And then finally, yung sabi ni Gabor Mate, acceptance. Acceptance, not resignation, but recognition of things as they are. Recognize that today is the best day and the beginning of the rest of your life. It's a beautiful day. Kaya po yun po ang lagi kong sinasabi, every day po, pag nagmimisa ako, it's a beautiful day. I consider every day as a new day, it's a beautiful day. It's connected with yesterday, but it's different. There is something new today. There is some grace today that past of mine does not have any right to encroach in. This belongs today. Boundary. Acceptance. Amen. And sabi ni Gabor Mate, 5 compassions for healing relationships. In the end, if we want to turn it around, if we are to overcome trauma in our life, in our healing of our families, there's no other way except compassion. Compassion, compassion. And compassion means, I cannot solve your problem. I cannot eliminate your struggle. I cannot eliminate your hurts. But I'll suffer with you. That's compassion. I'll suffer with you. Hindi ko maaalis yung sakit niyan, anak. Parang yung nanay na, hindi ko maaalis yung anak, yung sakit mo. Pero masasaktan din ako kasama mo. I suffer with you. Kaya po pag nagpapa-surgery o nagpapa-procedure yung mga tao, di ba? Kaya yung pandemic, napakahirap nun eh. Kasi may sakit ka na, wala ka pang makausap. Sa akin, pag may sakit, pero may nakakahawak ng kamay, okay na yun. Kasi ibig sabihin nun, hindi ka nag-iisa doon. Compassion. To suffer with. It could be compassion of curiosity and understanding, meaning compassion of knowing the person and where he is coming from. Context. You understand the context of the person. So compassion is, I understand where you're coming from. I'd like to know where you're coming from. Compassion of recognition means, we are on the same boat. Nasa pareho tayong bangka. Huwag kang mag-alala. Magkasama tayo dito. Compassion of truth. Not falsehood or not resistance to truth, but acceptance na ito eh. May problema tayo, darling eh. Sa mga mag-asawa, compassion of truth means, may problema tayo, darling. Tanggapin natin, may problema tayo. So, anong gagawin natin? At least, tinanggap natin na may problema tayo. Yung iba naman, wala na. Hindi na nag-uusap, hindi na nag, ano. Pero, compassion of truth means, accept the truth. And compassion of possibility is, there is more to each of us. Compassion of possibility is, don't lose hope. There is hope for us. I suffer with you because we know that there is hope for us. I will be here for you. I'll not leave you. Kaya naman,
and final word, by His wounds we were healed. Because the cross of Jesus is a testament and a reminder to us that God suffers with us. God was traumatized like us. God was embarrassed and shamed like us. And He is exposing His wounds to us. He is exposing His vulnerability to us to tell us that it's okay. I also got wounded. I know how it feels. I will suffer with you. Sabi ni St. Bernard of Clairvaux, God cannot suffer, but He can suffer with. Hindi maghihirap ang Diyos, pero pwede siyang maghirap sa pagsama sa atin. He will suffer with us, and by His wounds, we will find our comfort, our healing. Personal experience. Sa sarili ko po ngayon, nabanggit ko po yung restlessness. Alam ko kung saan nanggagaling yan. Takot ako ho na mamatay ng maaga. At kung mamamatay man ako ng maaga, sinasabi ko sa sarili ko, nagawa ko na lahat. At yun ang isang trauma, isang takot na parang it always affects you in everything that you do. But at the end of it all, I say to myself na, well, takot ako sa kamatayan, pero it will come. And that is why Jesus had to endure death also. Parang tinapos niya yung whole spectrum of human experience. Para sabihin natin, wala tayong masabi sa kanya na, hindi mo naman alam yun, Lord, hindi mo naman pinagdaanan yan. Hindi. Sasabihin ni Lord sa atin, alam ko yan. Pinagdadaanan ko yan. At pinagdaanan ko yung mga takot mo na yan. So huwag kang mag-alala. Hindi ang kamatayan ang tatalo sa'yo. At yun din po ang inuulit-ulit ko sa sarili ko every day. If it is today, Lord, I know You will be there for me. Masarap din po palang maging takot mamatay araw-araw. Kasi parang you begin to appreciate every day as the possible last day of your life. I think there is a negative side to it, but there is also a positive side to it. And what is the positive side to it? That you cherish every day. Every time I have a conversation with a person, I cherish it. I cherish it. I cherish every person that I meet. I cherish every encounter that I have. I cherish every minute and hour and day that I have, and weeks and months and years. And I cherish it every day because I know this is not going to be long, and I know any day it could be taken from me. I'm afraid of that, but I'm also inspired and energized by that. It does not debilitate me. It does not disable me. It helps me to appreciate the gift of the present moment every day. So pwede pala na yung mga takot at mga sugat mo, pwedeng yun din na maging pintuan para mas lalo ka pang magsikap. The wounds are not supposed to take away your joy or to take away your hope. The wounds are supposed to help you enter into a new reality or chapter in your life. Because you are wounded. And you are able to enter into the pains of others as well. Kaya po, kanina, halimbawa, habang kinuwento ko ito, sa isang recollection ko, itong experience ko with my fear of death, because of the death of my parents, lumapit sa akin yung isang participant ng recollection, sabi niya, Father, alam niyo, pareho tayo. Araw-araw, takot na takot ako. Kasi in my family, it was death all around, one after another. So parang ngayon, ang trauma ko ay, parang Lord, ako naman, kailan mo kukunin? Pero sabi niya, I learned now that the trauma does not have to destroy us. The trauma can help us towards healing and hope. So yung sugat ko po, yun ang dahilan kung bakit patuloy ako nagsisikap. Kayo po. Ano yung mga sugat? Anong epekto sa iyo ng sugat ng buhay mo? Nawawalan ka ng pag-asa?
Nawawalan ka ng sigla? Nawawalan ka ng kaibigan? Nawawalan ka ng pamilya? Anong epekto sa iyo ng mga sugat na pinagdadaanan mo sa buhay? Does it help you to be more compassionate? Does it help you to be more hopeful? Does it help you to build a better life compared to the past? Trauma, it can be turned around. Ang maganda po sa trauma, hindi po siya sakit. Ang trauma, sugat na pwedeng maghilom. Oh, I'd like to correct myself. May mga sugat na hindi talaga maghihilom. At ang sugat na yon na hindi naghihilom, may purpose po yun. Because in your vulnerability, in your tenderness and soft vulnerability, that's where you can grow. Ang analogy po dyan ay yung puno. I'd like to end with this imagery. Ang puno po, yung kanyang bark, the bark of the tree, is hard and lifeless. But it's hard. It's protective. Nasaan ang buhay ng puno? Hindi doon sa nakabalot. Ang buhay na puno ay ano? Ang nasa loob. Soft and tender, vulnerable, but that's where life prospers and happens. Not in the bark that is hard and lifeless, but inside, in the soft and tender side of the tree, that's where life and nutrients grow and bear fruit. Like the crustaceans, ito again, nagamit din nilang analogy ng mga psychologists. Like the crab, for example, the crab has its shell, hard, protective shell. But life of a crab, the life of a crab is inside. The crustaceans are alive because they are soft inside. It's not because they are hard in the outside. In other words, your wounds are in fact your moments and occasions where you can grow more because there is possibility and there is life there. Yung hidwaan yung mag-asawa, yan ang simula ng inyong pag-aayos. Yung sugat na inyong pinagdaanan, yan ang simula ng pagsasaayos ng inyong buhay. So don't eliminate the wounds. Don't despise the wounds because those wounds serve a purpose. It gives you tenderness to be compassionate and it gives you tenderness so that you can grow and build on it. Kapag ka ang buhay natin ay tumigas na ang puso, wala nang pag-asa. Pero habang sugatan, at habang may dumadaloy na dugo, ibig sabihin noon, buhay ka pa. Ang isang taong nasusugatan, ibig sabihin niyan, buhay ka pa. May dugo pa eh. At yan po yung huling alaala ko sa nanay ko. And let me end again. Dami ko ng ending. Hinahawakan ko po yung kamay ng nanay ko nung namatay siya. Ang isang detalye ng kamay ng nanay ko, I remember this, 2010 ito, pero ang linaw ng alaala ko. Hawak-hawak ko yung kamay niya. Siyempre, matigas na, patay na eh. Tapos, nakita ko yung, pareho po kasi kami ng daliri ng nanay ko. Pareho pong maganda ang aming kuko. So, inahawakan ko yung kamay niya, tsaka yung kuko niya. Yung kuko niya kasi, maiksi noon. At yung habang hinahawakan ko yung kamay niya, yun yung last image ko nung bago siya nawala na talaga, yun yung kamay niya, yung very ano sa ako po lagi akong mukha akong sira ulo. Pag nagne-nail cutter po ako, naalala ko nanay ko. Kasi sinasabi ko sa sarili ko, yung daliri ng nanay ko, hindi natutubo yung kuko. Kahit minsan naiirita ako na mag-nail cutter, pero sinasabi ko sa sarili ko,
Ah, kaya ka mo kailangan mag-nail cutter kasi buhay ka pa. Tumutubo pa yung buhok mo at ang kuko mo. So okay ba yan? As long as it's alive, even if it's painful. Minsan kailangan mo talagang ano yun eh. Yung mahaba yung kuko mo eh. But you have to clip it. But it reminds you that you're still alive. Ganun din po sa mga sugat ng ating buhay. Hanggat may sugat, ibig sabihin yan, buhay ka pa. Matakot ka kung hindi ka na nasusugatan. Matakot ka kung hindi na tumutubo ang kuko mo. Matakot ka kapag wala nang gumagalaw sa puso mo. Dahil ibig sabihin noon, tapos na lahat. Habang may sugat, at habang may dugo na dumadanak, habang may nararamdaman ka, habang may mga pagbabago, pasalamat ka. May pag-asa pa yan. There's still hope. No wonder the wounds of Jesus never heal to tell us that in His wounds, we will be healed. We will have hope. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. I invite you, my dear friends, let us pray for healing. If you want to close your eyes and bow your head, let us beg the Lord tonight to heal us from our trauma, from our wounds, from our pains, from our hurts and sufferings. Let us ask the Lord, by your wounds, Lord, heal us. Help us accept our woundedness. Help us to appreciate our vulnerability. Allow us to appreciate the wounds, even the pains that they cause us, because they remind us that we are still alive and there is still hope for us. Lord, heal us from our wounds. Give us peace in our heart. Do not allow the past to terrorize us to this day. Lead us, O Lord, to accept that the past is past and that today is a new day. Help us, Lord, to appreciate and understand that you are God of the present, and that you are God who lives, and you want us to live. Heal us from our hurts. Heal us from our wounds. Heal us from our brokenness. Give us hope, O Lord. And by your cross, by your wounds, give us hope. We end our recollection with a song. Manatili ka kahit sandali. Our loving God bless you and your family. May the Lord heal you and give you wholeness and completeness, recovery and restoration in your life. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Let us journey in the Holy Week together. May burger po sa likod.
Sana makabusog sa inyo. God bless you all. Meron lang tayong konting picture dito. Pupunta ako dito and then mag-picture lang tayo para may souvenir tayo for our Lenten recollection. So maraming salamat po ulit sa inyong pagdalo.